What's up mga kuis? So ngayon magre-review tayo ng ano? Dalawang rads yung i-review natin. Ang una is ito, Vertud rad, sa pangalawa yung ano, Upro Viceroy na rad. So ano, i-review natin to mga kuis. Ito yung unang rad na i-review natin. Kita nyo naman. Vertud rad. Galing kay Sir Herlix Kawele from Fish Side Stuff mga kuis. Ultralight rad to. So buksan natin mga kuis. So ito yung rad mga kuis, oh, kita nyo. Kita nyo ba mga kuis? Vertud rod. 7 feet na ultralight rod. Saka yung ano nya. Ito. Kita nyo ba? Yung line rating nya mga kuis is 2 to 6 LB. So which means na pasok sa Ultralight Anglers Philippines. Saka yung max gram is ano, 2 to 7. Max gram ng lure is 2 to 7 grams. Fuji guides na rin siya mga kuis. 9 Fuji guides. 9 yung guides niya. Kita nyo naman. Oh. Napakintab mga kuis. Mag-performance na to sa akin. Sobra na yata mga 5 months na. Wala pa rin ano, wala pa rin kalawang hanggang ngayon. So, ano. Maganda talagang klase na rin. Ayan, oh, ito. Tingnan nyo naman ito dito mga kuis. Sulit na sulit sa presyo nya. Oh, kita nyo naman. Dalawa yung ano nya. Para hindi basta-basta mahuhulog yung ano. Yung reel mo. In case kung magkaano-ano man. Diba? Sulit na sulit. So, ilalagay ko na lang sa baba yung description below or yung link below ng page ni Sir Herlix ng Fish Side Stuff. Para pwede nyo siyang ano, ma-contact or ma-message. No, tignan nyo mga kuis. Ang kintab-kintab. Napakaganda. Sir Herlix, salamat nito. The best na ultralight rod to dito sa Pilipinas. So, kay Sir Herlix lang kayo makakabili nito ng rod na ganito. Sir Herlix, the best. Meron din dito sa Davao sa ano, sa Angler Brothers, pero hindi ko alam kung may stock pa sila. So sa mga taga Davao diyan, alam na, bili na kayo, the best na rod to sa Angler Brothers din mga kuis. Meron din doon dito sa Davao. Sa Luzon, sa Visayas, sa ano lang, kay Sir Herlix lang sa Fish Side Stuff. Saka ito yung ano mga kuis, oh. Kita niyo na, ito yung tip. Napakanipis, pero the best. Wala akong masasabi kahit napakanipis, power na power talaga ito. Fuji guides yan mga kuis. 2 to 7 ah. Mataas na rin to. Yung isipin nyo 7 feet na ultralight. Malayo na yung pag yung casting distance. Kaya maabot mo rin yung mga gusto mong abutin na spot na di mo mapuntahan kasi malalim na. Pwedeng maabot na yung casting distance ito mga kuis. Makintab na makintab pa mga kuis. Sana nagpo-focus. Hindi. Mahirap lang tayo. So, ang tip ko sa inyo mga kuis, kapag nakabili na kayo ng mga rod, ng mga high-end rods, high-end reels, mga gamit, kung gusto nyo magtagal yung gamit sa inyo, alagaan nyo. Pagkatapos ng fishing trip or kung magpapahinga kayo, basahin nyo kagad yung reel nyo, hugasan nyo kagad yung reel. Saka yung rod, punasan palagi yung mga guides para hindi kumalawang, iwas kalawang akin. Umabot na akin ng magpa 5 months, wala talagang kalawang kasi pinupunasan ko kagad para iwas na rin. Kasi minsan na lang tayo gagastos, alagaan lang din natin yung ginastosan natin. So ano,
Yung pangalawang rod na naman na ultralight yung iano natin, i-review. So tapos na tayo mag-review nito. Ganda, mas sulit na rod. Sulit na rod. Tayo naman. Sulit na rod. So ito na yung pangalawang rod na i-review natin mga kuis. Upro Viceroy from Kenny's Tackle Shop by Sir Kenny Ong. 8 feet rod to mga kuis, mataas-taas. Mas mataas pa siya sa ano, sa Vertude rod. Mas mataas pa siya sa Vertude rod. Then ang line rating niya mga kuis is 1 to 4 pounds na line. Then ang low rating niya is 0.8 to 10 grams ang lure. So, makakapag-cast tayo medyo ng mabigat-bigat ng mga lures. 9, yung guides niya is Fuji Guides. 9 Fuji Guides. Then, yung reel seat niya is Fuji. So, maganda. Magandang rod to. As of now, wala pa ako masasabi sa rod kasi hindi ko pa nasusubukan itong gamitin. So, watch out na lang kayo sa next vlogs ko, mga video ko. Gagamitin ko ito na rod. So, doon natin malalaman kung may recommend ba natin itong Upro Viceroy na rod. So, Evafoam na rin siya mga kuis. Toray Carbon, no? Toray Carbon. So, ito yung tip niya mga kuis. Hindi siya masyadong manipis. Hindi katulad ng Vertude na manipis, pero ano yun mga kuis, durable yung nipis niya. Ito medyo makapega pa siya konti kaysa sa Vertude rod. Tignan nyo yung ano. Hindi mo lang masyado nakikita yung guides niya. 9 Fuji guides to mga kuis. 8 feet rod. Ganda rin niya. Ganda yung blanks niya. Blanks katawag nito. So, watch out na lang kayo sa mga next vids ko, mga vlogs. Doon gagamitin ko ito na rod. Then, doon din natin malalaman kung may recommend ba natin or kung magandang klaseng rod ba ito for ultralight gaming. So, kita-kita lang sa next vlogs ko, vids ko mga kuis. Bye!